John 17, ito po yung unang ipanggungan na po. Hindi, pabot na nung nangyay. 17, ito yung verse 5 na tayo. Ang sabi po ng Panginoon sa Kristo rito, and now, O Father, 17:5 ng John. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee. Yung the glory which I had with thee, sinabi niya, before the world was. Sa Tagalog po nito, ang ibig sabihin, hinihiling ni Kristo na ibigay sa kanya ang isang kaluwalhati ang dati na nangyari. Okay? Bago pa magkaroon ng sanglibutan. So yung pre-existence ni Kristo dito ay aking ililitawin ay yung plano ng Diyos tungkol kay Kristo sa kaisipan ng Diyos yung tungkol sa kaluwalhatian. Siyempre, kung pagkakaroon ang tempo ang pag-usapan natin dito, resurrection of now na dyan. Amen. Hindi po natin pwedeng i-apply ang ang pagkatatao sa halagayon po ni Kristo na siya po ay ipinagbuntis. Hindi pa po kaluan hatihan yun. Siguro sa isang banda, pwede natin tawagin, ano? Dahil siya ay isang banal na nanggaling sa Diyos. Okay. Para hindi po tumatal yun, gusto ko pong ibigay sa inyo yung isang kaisipan na pagkatapos ng kamatayan ni Kristo at siya'y mabuhay na mabuli, yun po yung hinihingi ni Kristo rito. Doon po sa kaisipan ng Diyos when it comes to existence of Christ. Kasi marami tayong pwedeng maliwanag sa existence. Hindi lang naman yung pa-estado ng pag-iral, kundi yung nandun sa kaisipan ng Diyos, sa sentro ng kaisipan ng Panginoon. Now, ulitin ko po, yung iba pahagi ko sa inyo ay mula doon sa kanyang pagkabuhay na maguli and then pagkatapos nun, ano na po? Ano na kaluwalhatian ang kinabubuhay ni Kristo after that? Okay. So ulitin ko po yung John 17. Ayan. And now, O Father, glorify thou me and I also which I had with thee. Sabi niya, before the world was. Kaluwalhatian dati na naibigay kay Kristo bago pa itatag ang sanglibutan. Hinihingi po ni Kristo yun. At ito po ay nangyari na maibigay ang kaluwalhatian nanggaling sa Diyos nang si Kristo po ay mabuhay na mabuli. Okay? Nasusundan mo ba niya yung sabi? Okay. Now, ano na po ba si Kristo ay nabuhay na mabuli? Ano na ang malasunog na nangyari? When Jesus Christ lived in glory, nasa kaluwalhatian na siya ng Diyos sa pagkabuhay na mabuli. Kaya nga, yung si Kristo, bago siya umakyat sa langit, nagbilin siya ng salita sa kanyang mga alagad, di ba? Ano binilin niya sa Mateo 28? Ang lahat ng kapangyarihan ay naibigay na sa kanya. Tama ba yun? Bago siya umakyat sa langit, before he was ascend into heaven. Tingnan po namin ang mga senaryo. Then mabilis lang ng oras. Sa Matthew 28, nakalagay yun. Tama ba? Ano ba yun? Sa mga anak? May pero sa amen? Hindi ba kayo? Tama ba yung sinasabi ko? Mateo 28. Tama ba yung mas doon? Ang sinabi ni Kristo yun. 28:18. Ano po yun? Okay. Then Matthew 28:18, papasok tayo sa panahon na si Kristo yung buhay na mabuli. Nagtagal po siya sa lupa sa loob ng 40 days. Saan naman natin mababasa yung account na yan sa Biblia? Sa mga gawa, kapitulo 1, talata 1 hanggang 3.
Mababasa po natin yun. Pakiplastan po, chapter 1. The former three lies have I made you that you, Theophilus. Yung Jupilus na yan, sinukas yan. Of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles, whom he had chosen. Number 3, to whom also he showed himself. Yung salita sa 2, to whom he showed himself alive in his passion. That is the glory of God. Ang glory na, na kay Kristo at the time, hindi lang niya sinag ng araw. May ipinakita si Kristo after ng resurrection niya. Sabi ko na, to whom he showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Salita, infallible proofs. Una yun, yung mga ipinakita si Kristo, mga kababalaghan. And being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. How many days? 40 days. Okay? So yun ang mga sinabi ng Sheila sa kanwalantian. Nasuplano ng Diyos yun. Okay? Now, ang sumunod dito mga kapatid, itanong natin bago siya nag-ascend. Or mag-ascend siya. Look in verse 11. Satay muna. And while they look steadfastly, makita si Kristo. Habang si Kristo yung makiat, kinuha siya ng kula. And while they look steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Dalawang lalaki, nakadaming ng puti, at ito hindi tao, anghel. Amen. Now, verse 11, which also said, pinausap yung labing dalawang katagad. Which also said, even if God Christ said, he gazing up into heaven, the same Jesus which is taken up from you into heaven shall also come in like manner as you have seen him going to heaven. Now the question is, bakit kinailangan si Kristo magpakita sa kanila ng umaalis? Pwede naman siya umalis ng biglang mag-disappear, tama ba? Okay? Nangyari ba na si Kristo ay nawala sa paningin ng mga tagad sa isang iga? Yes! Nung siya na resurrect, hawakan at siya ni Maria, binawal niya. Huwag mo mahawakan, because I'm not yet ascended to my Father. Para andun niya yung katawan niya, bilang hain, asa lamog ka. Now, may time na sa siya ay nakita ng mga kababaihan, at sinamba siya, pinuwakan niya paa niya. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, nakapasok na siya. Nung siya nag-appear, unang nangyari siya yung makikita sa langit, the spirit realm, ang taas baba, hindi naman yung taas baba eh. That's another dimension. Pero dito pinakita ang akit niya eh. Kasi bakit? Sinabi ng anghel, ang pag-akit niya ay siya ganun din ang baba. Mahalaga po yun. Sa loob ng pag-akyat ni Kristo sa Aswan 11 at sa panahon ng siya ibababa magpapakita sa isayin, meron pong nasa gita kasi na ipinapakita dito. Okay? Now, nang si Kristo po ay umakyat sa langit and he was sitting in the right hand of the Father, isang minuto na lang. Okay. So, si Kristo ay umakyat sa langit nang siya umundok sa kanan ng Ama. Acts chapter 3 verse 19, nagsili Kristo yung mukbang, sabi ka nun, maghihintay ng panahon pagsasauli. Yun po yung nasa gitna ng pag-akyat, ng pagbaba ni Kristo. Ano pa? Ephesians 4. At nasa gitna na lang, kailangan si Kristo yung lumakyat sa langit at magtapo sa loob sa pagkita ng pag-akyat at baba. Nasa gitna nun, bababa ang Ephesians 4 verse 8. That is the Holy Ghost, the gifts of the Holy Ghost, the fivefold ministry. Ano ang sunod? Seven church ages, si Kristo ay high priest. Nasa loob yun. And then seven church ages, kasama tribulation period, nasa loob po yun ng Acts 3, verse 18. Yan po yung nasa loob ng pag-akyat ni Kristo, he was sitting in the right hand of the Father,
facilitator. Yun po yung mga detalye. Marami po yan, mga kapatid. Ano pa yung kalagayan? Binubuo ni Kristo ang ating iglesia ay maging katulad niya na sa high priest. As royal priesthood. Tayo ba ngayon ay inawag na priesthood? Tayo. 1 Peter 2, verse 9. Tinatawag ang mga banal na mga saserdote. So, kinukumpleto po yan sa loob ng pagkatiyak ni Kristo at bago siya bumaba, nasa gitna doon, and when it comes to existence na pinapakita ko sa kaisipan ng Diyos, ito po yun. Dahil wala tayong oras, susunod na naman pag tayo makapalik.